playing on the desert sand. Two friends forever true. Little did they know back then what the noong nandito din ako sa Pilipinas, I was working with Far East Bank and Trust Company. At the same time, I was taking up law. Kaya lang na-offeran ako ng trabaho sa Saudi Arabia to work as an administration manager. Tinanggap ko. So nung dumating ako sa Saudi Arabia, doon ako nabigyan ng mga reading materials about Islam. Binigyan ko ang sarili ko ng chance na alamin, nagbasa ako. Instead na gugulin ko ang time ko sa pag-alaala sa pamilya ko, na homesick lang ako. So I utilized my spare time in reading those Islamic books. And finally, nakita ako na iyon ang katotohanan. Kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang Islam. But of course, I judge Islam by the scriptures, by the teachings. Hindi ko tiningnan doon sa mga ibinabalita tungkol sa mga Muslim, sapagkat maraming narinig tayo tungkol sa mga pagkakamali ng Muslim. So, of course, hindi ko doon ibinase ang aking pag-aaral. Hindi ako Muslim. Yung mga pagsasalita ng mga hindi kanais-nais na mga kataga, parang napakasimple, napakadali lang na sinasabi ito. So, kung may tunay tayong takot sa Panginoong Diyos, of course, iwasan natin pagsasalita ng masama. Kung halimbawa, nagiging mainitin tayo, we have to do our best na makontrol natin, hindi tayo basta-basta magpatatangay sa emosyon, sa bugso ng damdamin. Napag-aralan ko na ang pagdarasal 5 times a day, dahil in Islam, we are required to pray 5 times a day. Pero sa Islam pala, hindi assurance na mapupunta ka rin sa paraiso kung hindi ka magiging mabuti sa iyong mga magulang. At of course, ganun din sa aking asawa, sa aking mga anak, at yung mga bisyo na dati kong ginagawa, sinikap ko na alisin ito dahil ang katotohanan, wala itong maidudulot sa atin, at higit sa lahat, hindi malulugod sa atin ang Panginoong Diyos. Dahil sa Islam actually, we are duty bound to believe sa tinatawag na Day of Judgment. Dapat habang siya'y nabubuhay, sikapin niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, sapagkat ang higit na pinaghahandaan ng isang tunay na mananampalataya ng mga Muslim ay ang next life na tinatawag, ang kabilang buhay, dahil doon ang final abode natin at doon ang tinatawag na everlasting life. So sa mundong ito, maaring mabuhay tayo 60 years, 70 years. But what is 70 years compared to an everlasting life kung ang ating pananampalataya ay tama at ayon sa pananampalataya na ipinadala sa atin ng ating lumikha? Pero of course, maraming marami ang aral ng Islam na dapat matutunan at sikapin ng isang tao na ipamuhay ito para magbigay sa kaninang tunay na kaligayahan, kapayapaan, satisfaction, contentment, higit sa lahat, assurance sa kanya na makamtan niya ang salvation o ang paraiso sa darating na Day of Judgment.